Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dako naman tayo sa game number 3, dito pa rin sa bakbakan nila Wesley and Firouzja. Okay, ang kondisyon dito, mas twin na si Wesley. Gayun din sa game number 4, mas twin siya kung aabot siya ron. Kasi kapag natabla ito ni Firouzja, tapos na ang laban mga kamatchas. Matu 2 points na ni Firouzja dahil sa day 1 match nga nanalo si Alireza, di ba? Lalabas kapag naitabla ito, ang score sa matches nila ay 1.5.5 kay Wesley. So talo na, laglag si Wesley. Okay, so talagang dapat do or die na dito sa score ang gawin ni Wesley. White dito si Wesley, tingnan na kagad natin, nag E4, nag E5 si Firouzja, nag Knight F3, nag Knight C6, nag Bishop C4, ayan, so hindi na nag Bishop B5, Bishop C4 para medyo sharp, nag Knight F6, nag simpleng D3, suporta sa E4, and nag Bishop C5, ayan, so nauwi sa Italian game, Gioco Pianissimo, normal variation. Nag-castle, nag-D6, nag-C3 para may timing ng D4 o kaya ng B4, nag-A6, so naglagay ng kwarto para may aatrasan ng bishop kung atakihin man. Nag-bishop G5, ayan, ginamit ang sharp bishop G5, interesting, pin kagad. Nag-H6, nag-bishop H4, maintain lang ang pin. Bishop A7, umatras na para walang tempo ng D4 o kaya ng B4. And dito, nag-A4 para walang, kung mag-knight A5 man, meron na ring room para sa A2 at ma-prevent din yung timing ng B5. Ang ginawa dito, nag-G5, ayan, sharp ang line na binitawan dito ni Aliresing. Talagang atakador talaga. Nag-bishop G3 at dito nag-castling lang, pambihirski. Ibang klase pagka aggressive player, no? Pag sanay ka sa aggressive, oh. Ganyan na ang king shield mo, nag-castling pa. Tingnan natin. Nag-knight BD2, nag-knight H7. Ayan, nagbabalak dito na mag-H5, mag-H4 o kaya G4, aatake talaga. So nag-king H1, prophylactic lang para din makaiwas sa annoying diagonal na yan. And nag-king G7, nag-D4, at yan ang bagong luto dito ni Wesley mga kamatchas. Okay, bagong sangag novelty. Kasi ayon sa naitalang laban noong 2019, ang ginawa ni Super Grandmaster Sevian Samuel ay nag B4 kontra kay Nihal Sarin pala ng India, nanalo ang puti. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, balik tayo. Ang ginawa ni Wesley, new move, oh, D4, and nag H5 lang dito si Alireza. Ang tanong, bakit kaya hindi tinikman ang pawn na yan? E tipong babagsak ang pawn dyan, ah. So pag nag Knight takes D4, ito raw ang mangyayari. Knight takes D4, C takes D4, Bishop takes D4, ang habol lang daw ay maka-atake, maka-pressure. Kasi nga medyo ang pangit kasi ng king structure, eh, no? Yung pawn structure ng king side, eh. So delikado black dyan, nangangamoy na maa-atake yan, no? Yung kingdom yan. So nakita yan, no? Ni Alireza, hindi niya pinasok. Nag H5 lang siya, ang idea mag H4, kukulungin ang bishop sa G3, inagapan kagad ni Wesley. Nag H3 kagad para kung mag H4, eh, bishop H2 may aatrasan. And nag queen F6 dito. Ayan, bahagyang lumaki ang evaluation bar kung inyong mapapansin, no? So dito, ang tira lang daw ay H4 na daw. Tuluyan na daw yung idea na yan. Na kapag nag bishop H2, tuluyan na daw yung idea na yan. Capture then capture. Yan daw ang mas mainam. Na obligadong umatras ang bishop dyan bago mag queen F6 ang black. So ituloy na pala yung idea na yan, no? Total, nandyan na, aggressive na ang datingan. Yan na daw ang maganda dyan sa black. Pero medyo bahagyang pomreno pa si Alireza. Ang ginawa niya, nag queen F6, at nagkaroon ng pagkakataon si Wesley na makatira ng D takes E5. Good move. D takes E5 at dito nag B4. Ang idea ni Wesley, mag B5, papaalisin ang knight na dumidepensa sa E5 para mayroong bishop takes E5. Eh, delikading naman ang black dyan, di ba? So, pero ang mas mabilis daw dito, bishop D5 daw kaagad. Yan daw ang may impact kaagad kasi ang gagawin ay kakapture na yung knight at babagsak na ang pawn sa E5. Yan pala ang mas mabilis, mas agarang pressure na maihahatid, no? Pero sige, balik tayo. Nag B4 si Wesley and naka G4. Ayun, medyo nakapangiliti si Alireza, no? Nag G4, pinressure ang knight pero aggressive daw yan. Risky daw yung tira na yan mga kamatchas. Ang safety lang daw dito, queen E7.
Yan lang daw. Bakit? Para kung mag B5 man, mayroong knight A5. Ayun, ibibigay talaga yung pawn sa E5. Kung mag bishop takes E5 check, may F6. So, threat pa. Atras daw, bishop G3. Then, mayroong knight takes C4, knight takes C4, H4. Papa-atrasin. Then, queen takes E4. So, may tempo attack pa kay papaano sa knight. Pangit pa rin, no, ang black dito kasi yung king exposed. Pero yan daw ang mas mainam-inam na dapat gawin ng black. Kumpara, dito sa after B4, balik tayo, nag G4 si Firouzja. Then dito ay may binitawang napakalakas na tira si Wesley. Ano kaya yon, mga kamatsyas? Nung nagawa niya yon, talagang decisive advantage na siya. Pakiguess nyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, B5. The best defense is to counter-attack. Kumounter-attack lang si Wesley. Pinacapture talaga ang knight niya sa F3, pero pag knight takes F3, yung knight naman hindi pa rin basta-basta makaalis kasi nga may bishop takes E5. So, ang lakas ng datingan, pero dito, grabe ang ginawa. Nag-decide na si Alireza na mag-knight A5. Ayan na, nag-decide na. Sige, capturein mo na yan. Kinapture. Then, nag-knight takes c4, bishop takes, knight takes f6, at dito nag-queen e2, tineret muna. So, queenless dito, lumalabas si Alireza. Ang problema dito, yung king niya exposed. Wasak ang shield ng black king. So, nag-bishop e6 develop, depensa na rin. Nag-knight d4, good move. Para i-eliminate yung bishop sa e6, napaiwas yung knight. Nag-knight e5, nag-f4, sunod-sunod na ang malalakas na tira. Nag-bishop c4, inatake ang queen, nag-queen e3 lang, then umatras knight g6. Kasi kung makikipagsabayan, bishop takes rook, may f takes e5, ayan o. Tapos may queen g5 check pa, then sa kakakapture dyan sa bishop. So talagang overwhelming na pag nagkataon talaga. So nag-knight g6, f5 atake, at dito kinapture na lang ang tore, rook takes f1, and nag-rook ae8 na lang. Okay, so bakit hindi inalis yung knight, hindi itinakbo? Kasi pag tinakbo, wala na rin, mga kamatsyas, may queen g5 . So pag alis ng king, lilipad yung knight sa f6. Okay, so wala na rin. Ayan ang ginawa, nag-rook ae8, nag f takes g6, nag f takes g6, and nag e5 another attack. So, ang ginawa, nag-A takes B5, binigay na lang, no? Pag kinapture yan, check pa. At yan ang nangyari, pinakapture. Bakit? So, unawain muna natin, kung magna-knight D5, ano ba mangyayari? Meron daw rook takes F8, makikipagsabayan na ng ganyan. Okay, papakapture yung queen. Nakapag kinapture, rook takes E8. So, nawala nga yung queen, na-convert sa quality up, pero ang importante, decisive advantage pa rin for white. Yun naman ang importante, mga kamatsyas, eh. Maintain ang pagka-decisive advantage. Yun, gagamitan pala ng ganyang realization. So, ang ginawa na lang, kinapture na lang, pero pag-capture, naka-check pa. Rook takes F6. Ah, okay. Ganyan na lang ang nangyari. So, nag-bishop takes D4, C takes D4, nag-B takes A4, pero nag-queen E5 check. King H6, pumingas muna sa pawn sa C7, nag B5 and nag queen B8. Ayun, threat ang pawn, may mga threatening check likot-likot dyan. So ang ginawa, nag A3, nagmamadali, nag queen takes B5. So hindi maka A2 dahil bitin pa ang tore sa F1. Umiwas, nag rook F4, nag queen B8 ulit, good move. So threat, may tempo attack, and hindi makakain sa pawn sa D4 kasi nga may queen H8 check. Ayun, mahahagip ang rook sa D4, so no choice. Nag-rook F7, pero dito nag-resign na. Hanggang dito na lang ang notation, nag-resign na si Alireza. Okay, so nakabawi si Wesley, no? Obligado na, eh. Wala na, bingit na, eh. So bakit nag-resign dito? Kasi ito raw ang mangyayari. Queen H8 check. So kapag nag-king G5, may H4 pala. Sunod-sunod na pala yun, ano? E paano kung capturein? King takes and may queen H6. Ha? Ang lalim, oh. Ano idea nito? Kakapturein lang yan? Paano kung mag-push?
Queen takes g6. Ayun, threat. And then may threatening match sa g3. Alright. So, wala na. Ano na yan? Talagang panalo na ang puti. Okay, ang tabayanan nyo naman ang game number 4 na i-analyze natin. Mas twin pa rin si Wesley doon. Pagtabla, hindi pa rin pwede. Mananalo na si Alireza. Makaka 2 points na siya. So, crucial ang game number 4. Kailangan ding pagbutihin ni Alireza doon sa game number 4. So, yan ang aalamin natin kung ano ang nangyari ng detalye. Maraming salamat muli mga kamatyas sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating game, comment nyo na lang sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.